Huwag niyo nang pansinin niya ang umbro-umbro na yan. Sila nakaisip niyan. Kevin ulit to. Sinabihan ako ni Kel sabihan si Lakas na magpuntang Manila pagkatapos ng Pasko. May passes kasi siya para sa Metro Manila Film Festival. Says lang babayaran namin. Movie marathon mga brad. Si Dean hindi sumama. Nasa Manila rin siya nun pero nasa kanila. Banding sa mga anak niya. Si Cass hindi din. Pati yung iba hindi din makapunta. Kami lang ni Sam, Carl at Baltasar yung nakasama. Una, ayaw pa ng papa ni Kel na dun kami sa kanila. Kasi puro kami lalaki tapos si Kel babae. Utak ng mga magulang eh, no? Buti na lang, dumating yung panganay na kuya ni Kel, si Kuya Benny. Kasama niya yung girlfriend niya. Pero alam ko rin na papayag yun kahit hindi dumating kuya niya. Kasi sabi rin ni Kel. Isa sa kwarto sa baba, dalawa sa taas. Ang usapan, dun kami nila Sam sa bakanting kwarto. Si Kel sumiksik sa kama ng kuya niya. Kaya yung mga syota sa sahig. Sa baba ng kwarto ng magulang nila. Pero di gaano nagagamit kasi madalas wala mama at papa niya. December 27, birthday ni Kel. Much money, syempre ilan nagbigay sa kanya. Bunso pa naman, parang ako. Swerte niya, galante mga kuya niya. Nagluto muna ng palabok, kain-kain, kwento-kwento. Pagkatapos ng tanghalian, umalis papa at mama niya. Sa barracks daw matutulog. Si Kel naman, nagpaalam sa kuya niya na aalis kami. Hulaan niyo saan kami nagpunta. Sa mall, nudo kami. Treat niya. Kaya malakas loob ng malibre kasi 6 lang yung bayad kasi may passes. Kala namin ang haba ng pila. Nagulat kami. Walang gaanong tao. Si Sam tapos si Baltasar bumili ng mga kain. Pagbalik nila sa taas, tawa kami ng tawa ni Lakel. Ang daming biniling pagkain. Picnic. Tapos nagsisi kami ba't pa kami bumili. May nagbibigay ng libreng Marties. Tig-dalawa pa nga binigay sa amin eh. Kinindatan kasi ni Sam yung nagdi-distribute. Pagpasok sa loob, ang dilim, malamang. Tapos ang onti ng tao. Hindi na puno yung mga upuan, wala sa bandang harap, seclusion pinanood namin. Nasa gitna ng pelikula nang parang lalong lumamig. Naka-jacket na ako nun. Pati si Carl napansin, pinakalabit ko si Sam. Tapos hinindi niya cellphone niya sa tapat ng mukha niya. Muntik na akong mapasigaw kasi nandun na sa part na may lumabas na maitim na bata sa ilalim ng kama. I cannot, huwag niyo na kasing pansinin. Ang pogi-pogi ni Miguel, di ako makakonsentrate. Durog na ang puso ni Sam sa sinabi ni Kel. Nayaan na nga namin. Ako yung nasa dulo. May 4 pang upuan na hindi nauupuan sa gilid ko. Tapos may umupo, di ko pinansin. Madilim kasi. Maya-maya, si Carl parang nasisilihan tumbong. Hindi mapakali. Brad, lipa tayo. Sabi niya. Bakit? Gilid, Brad. Sa gilid mo. Pagtingin ko sa gilid, napasigaw ako. Yung umupo sa gilid ko, nakaharap sa akin, tapos pula yung mga mata. I cannot. Buti na lang, nasakto pagsigaw ko, sumigaw din mga tao, pati sila Sam. Kasi yung ribulto sa kwarto ni Miguel, gumalaw. Napakandong ako kay Kel nang wala sa oras, si Carl naman hindi gumagalaw. Andun pa rin yung mga pulang mata. Tapos si Baltasar, nakita rin niya. Sa takot niya siguro, binato niya ng piyatos, hindi pa bawas. Sayang. Yun, nawala. Pero lumipat na kami ng upuan ni Carl. Si Sam lumipat dun sa nakabakanting upuan ni Carl. Katabi ni Kel, Hokage, di ba? Hindi man ganun nakakatakot ang seklusyon. Muntikan na akong matae sa takot dahil sa nangyari. Binangungot nga ako, buti na lang nalaglag pa ako sa kama, nagising ako. December 28, sinundo namin si Dean. Kasama din namin yung boyfriend ni Kel. Double kill, Sam. Pinilit namin siya sumama. Dati pa rin, sunod namin pinanood, babae sa septic tank. Lap trip? Pero dahil na-trauma ako sa nangyari nung una, nung naihi ako, inaya ko si Baltasar. Wala naman nangyari sa CR. Pero nung pabalik na kami sa upuan namin, katulad ng dati, onti ng tao, nasa tuktok kami ulit. Nauna na si Baltasar kasi napatigil ako sa bandang gitna. Yung hanay ng upuan na malapit sa agdan, may lalaki matangkad nakatingin dun sa babae. Madilim kaya kitang-kita ko na pula yung mga mata ng lalaki. Tapos dahan-dahan lumingon siya sa akin. Takbo ko agad. Sinabi ko kay Kel, hayaan ko na daw muna. Nood lang muna kami. Si Dean nun, tensyonado, hindi mapakali. Kinakalma siya ni Kel. Buti na nga lang, comedy, si Eugene Domingo kaya medyo okay. Sinunod pa namin yung oro. Dun wala naman ang nangyari. Ganda nga eh, muntik na akong maiyak. Bukod sa kung pwede lang hilahin namin palabas ng screen yung mga kontrabida dun sa inis. Hinatid namin si Dean pagkatapos.
Pinasabi niya sa akin kila nanay at tatay na hindi na siya magbabagong taon sa bahay. Pagkahatid kay Dean, nagliwaliw muna kami sa may luneta. Daming tao. Tapos si Baltasar bumili nung umiilaw na palili pa rin gamit rubber band. Parang tirador. Ang gandang tingnan pagpa-landing. Yun, nahawa kami sa kanya. Nagsibilihan din kami. Tapos si Kel at si Carl bumili ng 5. Yun na daw re-regalo nila sa mga inaanak nila. Ang kukunat! Nakaupo kami doon sa malapit sa likod ng ribulto ni Rizal nung magmura si Carl. Si Baltasar noon nagpapalipad tapos si Kel kasama boyfriend niya nagkukwentuhan. Brad, bakit? Iling lang siya tapos yumuko pero mura pa rin ang mura. Baka pag tinuro ko magwala ka eh. Pero si Sam, sabi niya tingin ako doon sa may puno sa likod namin. Saglitan lang mga Brad. Saglitan lang kasi kung matagalan baka hindi na tumibok puso ko. Sa may puno, anak ng tipaklong, may pulang mata. Mata lang nakikita ko pula. Ayoko na sa red. Ay, kuya not. Tapos inaya ako ni Sam na maglibot-libot. Nakakalat daw talaga sila kasi nagtitingin ng madudulas o magkakamaling magpakita ng ability sa publiko. Sa bawat madidilim na lugar may mga nakikita akong pulang mata. Napadpad kami dun sa may playground. Bayad kaming entrance. Nag-swing lang tapos nagpa-picture sa may dinosaur. Nung may batong depintura, bato dun sa playground na lumipad. Lumipad, hindi binato. Laglag sa ulo ni Kel. Lingon-lingon kami sa paligid. Si Kel, siya sumunod na nagmura kasi may bata na nandun nakatayo sa gilid ng slide. Nakahalukip-kip. Lati, Lati, no na. Lalo pa tayo. Lalapitan sana ni Kel yung bata kasi may hinala kami na siya yung may gawa. Kaso dumating yung magulang niya tapos umalis na sila. Nung nawala yun, nawala rin yung pulang mata sa may puno. Sabi ni Carl, yung mga missing person may posibilidad na kaya sila nawawala dahil sa mga anino. Dahil sa ability nila. Marami sa probinsya namin ang ganun nawawala. Hindi na nakikita. Kung makikita man, pantay na paa. O kaya nag-iiba na ugali, violente o kaya may problema na sa utak. Iniwan kami ni Sam saglit. Pagbalik niya, sabi niya okay na. Kung ano yung okay na, di ko alam. 29 ng gabi punta na kaming Cubao. Haro Diyos ko. Ang haba ng pila. Nakakapagod tingnan. Alas 9 pa lang yung gabi nun. Pero yung pila. Sabi nung papa ni Kel, kung gusto daw namin, iatid na lang kami. Eh pero ayaw ni Kel kasi sa 31 pa uwi ng mama at papa niya. Pag alis ng papa ni Kel, saka lumabas yung boyfriend niya. Ayaw magpakita eh. Ayaw ng papa ni Kel dun sa basta. You and me against the world ang drama nilang dalawa. Hindi gumagalaw yung pila pero mas lalo pang nadaragdagan. Bandang alas 10 na may lumibot na nagtatawag na may van na pwedeng sakyan, 600 daw isa. Buti hindi siya malapit sa akin nung sinabi niyang 600, baka nasapak ko yun. Si Kel yung nilapitan kasi nakaupo siya dun sa kabilang kalsada. Wala kasing maupuan dun sa pila. Umiling lang si Kel pati sa boyfriend niya. Kasi grabe managanang presyo. Alas 12 na. Nasa bandang gitna pa lang kami. Nagpaalam na rin yung boyfriend ni Kel. Pagkaalis ng boyfriend ni Kel, siguro mga 10 minutes may dumaan na bus. Provincial bus din. Kaso lang, ibang kumpanya. May mga sakay pa. Sa pinakadulong upuan, may dalawang nakaupo. Nakaharap sa bintana. Pula yung mga mata. Sabi ni Kel, mag-arkilan na lang kami ng kuliglig. Ayaw niya na mag-bus. 5 oras mga Brad, 5 oras kami nakapila, nakatayo. Ang kakapal pa ng mga taong nagmumukhang singit. Alas 2 na kami nakasakay. Sa pinakalikod kami sumakay, syempre para tabi-tabi. Nasa may bintana si Kel, katabi niya si Sam. Pagkaupong upo, bagsak kami agad. Nakita ko pa nakatulog si Kel sa baligat ni Sam. Hokage! Expressway na nung maalimpungatan ako kasi si Carl kinukurot-kurot ako sa hita. May nginuso siya. Siyempre, tayuan. Yung mga chika babes nasa may bandang harap kaya hindi na ako nakapag-gentleman. Pero yung inuso niya, matandang babae. Siya lang yung hindi nakakapit kasi nakalutang siya. Nag-type si Carl sa cellphone niya. Pag tumingin, tingnan mo lang. Huwag ka magpapalata. Dapat hindi ko na tinignan. Kasi nung tumingin sa direksyon namin, yun, kulay pula mata ni Lola. Nasa gitna ng upuan si Baltasar. Katabi niya ako sa kanan. Sa kaliwa niya sila Sam. Si Carl katabi na sa may bandang bintana tapos may katabi pa siya. Lola, dito po kayo. Kung pwede ko lang dagukan to si Baltasar nun, ginawa ko na. Pero wala eh. Ngumiti pa yung matanda sa kanya bago umupo. Sinabihan pa siya ng mabait. Doon na nagising si Sam. Pero ewan ko kung natutulog ba talaga siya. Tumatawa siya mahina sa akin tapos may inilabas siya Nova.
Kinalabit niya ako tapos may pinakita siya. Yung katulad nung nilagay ni Rafael dun sa kape nung mga pumunta sa lamay ni kuya ko. Kinindatan pa ako. Hindi ko alam kung duling yung matanda o ano, pero ako nakita ko nilagyan ni Sam yung Nova nun. Nay, kain po tayo. Sa inyo na po to. Alanganin yung matanda na kunin. Ako patay Malaysia. Kunwari nagsisipi. Nanginig talaga ako nun nung kinuha nung matanda yung Nova. Inalok niya muna si Sam. Pero naglabas ulit si Sam. Boy bawang naman. Sa inyo na po yan, nay. Akin na to. Kumuha na yung matanda. Tapos biglang umubo-ubo, takip ng panyo. Tapos etong si Baltasar, pinabigyan ng tubig yung matanda. Pero imbes na kunin ng matanda yung tubig, pumara siya. Nasa expressway kami nun mga brada. Tapos tumayo yung matanda, pinagbabangga yung mga taong nakatayo. Ako, hinablot ko yung tubig kay Sam na natatawa. Natatay na talaga ako nun. Kasi yung paanong matanda, hindi nakatapak sa sahig ng bus. Nakatulong na kami ng maayos ng buong biyahe. Si Sam nagbayad ng pamasahe naming lahat. Pagdating sa amin, doon kami tumuloy sa bahay namin. Pasimple kong tinanong si Baltasar kung anong itsura ng matanda kanina para sa kanya. Matanda? Gago ka ba? Kaya ako nga pinaupo. Hindi pula mata? Hindi. Hindi nakalutang? Hinedlock niya ako mga brad tapos kinutus-kutusan. Dapat pinicturan ko mukha mo kanina, sabi tawa. Gago lang eh, sinadyahan niya talaga. Nung nagtitimpla ako ng kape sa may kusina, andun si Sam. Yun, kachismisa na naman si nanay. Nung umalis si nanay, tinanong ko kung bakit nakikita ko na yung mga pulang mata. Kumbaga na-redistinguish ko na sila sa mga normal na tao. Aware ka na kasi may mga ganun. Na-experience mo ng habulin. Sinagasaan pa ni Rafael yung isang habang kasama ka niya, diba? Yun. Pag sila Joey, naging aware na din sa ganyan, na-experience na nila first hand yung naranasan mo, makikita na rin nila yun. Turo niya dun sa may bintana namin sa may kusina na screen lang ang harang. May pulang mata dun. Pag nadilim na, andyan na. Tambayan na niya. Tinatawanan ako nila Adam ng kwento ni Sam sa kanila. Munta nga lang. Pero sabi ni Adam, yung pagka-expose ko sa mga katulad nila, kaya nagiging sensitive na ako sa paligid ko. I cannot. Eto paliwanag ko sa inyo sa abot ng mga kaya ko. Kung paanong hindi alam ng mga anino o ng amo nila, kilala nyo naman siguro sinong amo nila, diba? Kung paanong hindi nila nalalaman na may ability ko o may alam, pwera na lang kung ipagsisigawan mo. Ganto sinabi ni Carl, magaling to eh, mataba utak. Nakikinig talaga ako pag Bible school na minsan lang ako umaten dati kahit anong pilit ni Kel sa akin. Pinagsisihan ko yun ngayon kasi kung kailan gusto ko na, saka ako na nawala ng oras. Hindi kayang mabasa ng Diablo ang isip natin. Safe lahat ng thoughts natin laban sa kanya. Ang tangi lang niya magagawa magpasok ng kung ano-anong masamang kaisipan sa utak natin. Bakit? Kasi nga simple lang, hindi siya Diyos. Hindi niya kayang gawin lahat. Dito na pumasok yung mga taong may ability. Yung katulad ni Dean, malaking tulong sila para sa kanya at mga alipores niya. Delikado ang taong may ability tapos na brainwash na. Kasi si Satanas, anghel dati, ibig sabihin may kapangyarihan. Magagawa niya sa tulong ng kapangyarihan na yun yung mga ma-enhance yung ability. Pero yun nga, katulad nila Carl at Kel, hindi na kailangang i-upgrade kasi nakamax na. Kung anong dahilan, walang nakakaalam, Diyos lang. Tapos yung mga anino, ang meron lang sila senses, dalawa, ang makakita at makadama ng sakit. Hindi sila nakakarinig, pero kaya nila mag-anyon tao, nakakaramdam sila ng sakit. Pwede mo silang matalo, mapatay, tanong nyo kung paano. Ano bang kalaban ng dilim? Liwanag. Kaya magdala kayo lagi ng LED flashlight. Nag-enjoy po ba kayo? Subscribe! Nag-upload po kami ng mahigit sa 3 videos sa loob ng 1 linggo. Salamat!